dahil nga sa height advantage ni Kai Sotto at sa pagiging miyembro nito sa NBA G League Ignite team ay mukhang siya kaagad ang mapapansin ng South Korea at pagtutuunan nila ng pansin dahil na rin sa siguradong may mga nabago sa mga plays ng Gilas na nakadesenyo para magamit natin ng husto si Kai Sotto at mailabas nito ang 100% niya sa laro. Kung sa tapatan ay mukhang si Kim Jong-kyu na halos 6'10 ang height at si Ricardo Ratcliffe ang makakatapat ni Kai Sotto dahil alam ng mga players ng South Korea na hindi biro ang pinagdaanan na training ni Kai Sotto sa US at dahil na rin sa mahigit isang taon nitong pag-iensayo doon. Dahil nga sa height ni Kai Sotto ay maaaring palagi itong ma-double team sa ilalim ng basket o sa loob ng paint at dahil dito ay magkakaroon ng space ang ibang players natin. Buti na lang at may mga top scorers tayo na galing sa PBA o kung hindi kaya ay yung mga players na kayang maging player of the game na nakilahok dito sa Gilas para maglaro sa third and final window ng FIBA Asia Cup 2021 qualifiers. Kapag nag-init ang apat na players na ito na galing sa PBA, lalong-lalo na sa 3-point area ay hindi mo rin mapipigilan ang mga ito. Ang mga players na ito ay sina RR Pogoy, CJ Perez, Troy Rosario at Kiefer Ravena. Meron pa yung mga cadet shooters natin kaya pagdating sa firepower at sa tulong ni Kai Sotto ay mukhang may magandang laro na mabubuo sina Coach Jong Oichiko at Tab Baldwin mula sa mga players na ito. Ang center ng Korea na si Kim Jong-kyu ang siguradong makakatapat ni Kai Sotto sa ilalim ng basket o sa loob ng paint. Malaki ang advantage ni Kai Sotto pagdating sa height kaya naman siguradong madadouble team ito na magbibigay naman ng space para sa ibang players para makagawa ng score. Kung nag-improve ang postgame ni Kai Sotto ay madali na lamang para sa kanya ang FIBA Asia Cup dahil isa o dalawang hakbang lang nito mula sa high post ay ang ring na, lalong-lalo na kung nasa low post ito dahil konting ikot lang nito ay napakalapit na nito sa basket. Kaya naman pala, palagi nila itong sinasabihan na palakasin pa nito ang kanyang postgame dahil magagamit niya talaga ito lalong-lalo na dito sa FIBA Asia na kung saan laging dominant ang matatangkad na players gaya ni Haddadi at Yao Ming na merong magandang postgame. Kung mag-click ka agad si Kai Sotto ay sigurado na masisira ang laro ng South Korea. Idagdag pa natin na kung magiging mautak si Kai Sotto ay maaari niyang mailagay ang mga players ng South Korea sa maagang foul trouble. Gaya ng ginagawa noon ni Haddadi at Yao Ming sa maliliit na nakakatapat nila dito sa FIBA Asia. Na palagi nilang na ilalagay ang mga ito sa maagang foul trouble situation. Yan na muna para sa video nating ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.